Yo, what's up guys? Welcome to our channel. So, ayun guys, ginagawa sa video natin ngayon dahil may nagtanong sa atin kung saan daw tayo nag-e-edit ng video. Hindi totoo yan. Kung paano mag-edit. So, ayun guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng video. So, ayun, simulan na natin. Ang ginagamit kong video editor ay ang KineMaster. Wow! So ayun guys, ito yung ginagamit ko. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano. So dapat meron kang KineMaster application. So pwede mo itong i-download sa application store. So simulan na natin kung paano. And guys, kung wala ka pang KineMaster application, so pwede kang mag-download sa Play Store. So, and guys, kung meron ka ng KineMaster, ayan, pindutin natin yung KineMaster. So, and guys, ayan, may nag-chat pa. So, ayan guys, ayan yung mga save videos ko nung mga nakaraan. So, ayan. So, gagawa tayo ng panibago. Pindutin lang natin itong glass. So, ayan guys, pili ka na lang din ng aspect ratio na gagamitin mo. So ako, ang madalas kong ginagamit ay itong 16:9. Ayan. Click natin 'yan. So ayan guys. Hintayin lang natin mag-loading. So ayan guys, dito makikita natin yung media. So i-click natin 'yon. Doon natin makikita yung mga video natin na pwede nating i-edit gamit ang KineMaster. So pindutin natin yung media. Ayan. Ayan, diyan nandiyan yung mga video natin. So pipili na lang tayo kung ano yung ating i-edit. So hanap tayo ng video. Like halimbawa ito. Try natin itong to. Ayan. So ayan guys. Pagkatapos natin i-click yung video, click naman natin yung check. Ayan, check sign, okay. So ayan, ito yung sample video na ating gagawin. So ayan. So ayan, ayan. Pwede tayo maglagay ng halimbawa video clips. Ayan. Yan. Ayan. Click lang natin yan. Tapos pindutin natin yung scissor sign. Yan yung parang ikakat lang natin. So pindutin natin yung scissor sign. Tapos pindutin natin yung split at playhead. So pindutin natin. So ayan guys, nahati na siya. So dito pwede na tayong maglagay ng pwede na tayong maglagay ng video clip. So click natin yung check sign. Ayan. So dito sa pagitan pwede tayong maglagay ng video clips. Okay, pindutin ulit natin yung media. So pwede kayong download ng mga video clips. Kahit anong video clips yung pwede natin ilagay diyan. So dito meron akong 'yan.
So ito, subukan natin ito. So tapos check lang ulit natin. Yan. Oh, ayan. Tapos kung mapapansin nyo, ayan, pwede pa natin baguhin yung kulay. So click lang ulit natin siya. And then color adjustment, pwede natin baguhin yung kulay. So ito guys, ito, ayan. Yan, para mas maganda yung kulay niya, para mas magkaroon ng buhay. Ayan, di ba? Ayan, mas maganda na siya ngayon. Ayan. Tapos, pwede tayong maglagay din ng mga mga effects, like halimbawa yung tawa. Okay, pinutin lang ulit natin itong audio. Yo, hanap tayo ng pwede nating sound effects. So pwede ka rin mag-download ng mga sound effects, like halimbawa taga lang, hanap tayo ng ito, halimbawa baby lapping. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ayan. Kay ano yan? Yung kay kay Kong PB. Ayan. Halimbawa. Ayun. Ginagawa mo. Tapos pindutin natin ulit siya. Ayan. Ginagawa mo. Oo. Diba? Ginagawa mo. Pwede natin palakasin yun. Sound nun. Ayan. Ginagawa mo. Ayan. So ito, pwede rin natin pagandahin pa yung kulay niya. Ayan. Ayan, di ba? Mas maganda, mas matingkad. Ayan. Ayan. Pwede rin tayo maglagay ng effects ng tumatawa. Hanap tayo ng tumatawang effects. Ayan. Hanap tayo ng effects na tumatawa. Ayan. Ayan. Hanap tayo maglagay ng sound effects. Ayan. May kalimbawa. Ayan. O, sige, play natin. Ayan. Ngayon, pwede ka ring maglagay ng background music. So, bawa, gusto natin maglagay ng background music. Ayan. Dito ulit siya sa audio. Ayan. Ayan, audio. Tapos, ayun, pwede na tayo maglagay ng background music. Halimbawa, itong upbeat happy. Ayan. Halimbawa. So, ayun. Halimbawa, yun. Yung, ano, lalagyan natin siya ng, ano, background music. O, click natin yung audio. Tapos, ayun. Ayan, yung upbeat happy. Ayan. Tapos, yan, lagay natin yan. So, ayan guys, meron siyang background music. So, pag pinlay natin siya, ayan, magkakaroon na siya ng background music. So,
so ayun guys, halimbawa pwede ka rin maglagay dyan ng text, halimbawa pangalan ng iyong vlog. Let's say to dito. Ito pipindutin mo lang yung layer. Tapos text. Ayan. Halimbawa, pangalan ng vlogs o ng vlog ko, Nelson Nilo vlogs. Saan yung isang ano? Vlogs. So, ayan guys. Ayan, hintayin lang natin mag-loading. So, ayan guys. Ayan. Pwede natin palakihin or pwede natin baguhin yung font size nung ano, text. So, ito, pindutin natin 'to. Ito, subukan natin tong Noto Serif Bold. Ayan. Tapos, click natin yung check. Ayan. So, loading ulit siya. So, ayan guys. Ayan, meron na siyang text. So, play natin. Ayan. Meron na siya. Pagkatapos, halimbawa, ito. Tanggalin meron natin yung music background. Halimbawa, may gusto kang tanggalin sa video. Ayan, halimbawa, ayan. Ginagawa mo! Ayan. Ayan, gusto mong tanggalin yung... Tanggalin tong... Yung konting bawa, ayan, yung nasa tubig, gusto mong tanggalin. Ito, click mo lang ulit yung split at playhead, ayan. Tapos... Tapos ganun ulit. Tapos click mo siya. Tsaka mo pindutin yung delete. Ayan, matatanggal na siya. So nawala na yung halimbawa yung part na ayaw mong makasama sa video. Ayan. So, ayan guys. So ayan guys, pwede mo rin baguhin yung speed ng video. So pwede mo siyang gawing mabagal or pwede mo rin siyang gawing mabilis. So ganito ang ayan, kung paano pabilisin or pabagalin yung video. So touch mo lang siya, then punta ka sa may speed control. Ayan. So halimbawa ito, gagawin natin siyang slow mo. So ayan, slow mo na yan. So ayan guys, slow mo na siya. Ayan. So pwede mo rin siyang pabilisin. So touch mo lang siya ulit. So speed control, punta ka lang sa speed control, then pabibilisin naman natin siya. Ayan. So ayan guys, sa mga 1.8. Ayan. Tapos check lang ulit natin. Ayan, mabilis na siya guys. Ayan. So ayun, ganun lang yung kung paano pabilisin at saka pabagalin yung video. So ayun guys, pagtapos ka na mag-edit, ayan, halimbawa, tapos ka na. Pindutin mo lang yung ito, yung save. Ayan, save. Ayan. Okay, pagkatapos nung save, click mo ulit siya. Ayan, para ma-export naman natin siya ngayon. Okay, pindutin naman natin ngayon yung ito, share. Up, hintayin lang natin ulit mag-loading. So ayan guys, pagkatapos natin siyang i-save, ngayon i-export naman natin siya para may upload natin siya sa Facebook or sa YouTube. So pindutin natin yung export.
Ayan, guys. Hintayin lang natin siyang mapuno. Ayan. Or matapos. Ayan, so ayan guys, tapos na tayong mag-edit. So ayan, pwede na natin siyang i-upload sa Facebook or sa YouTube. So ayan guys, ganyan lang po kasimple mag-edit gamit ang KineMaster. Ayan guys, ganun lang kasimple mag-edit ng video gamit ang KineMaster. So ayun guys, sana ay may natutunan kayo kahit papaano. So hanggang sa muli, sa mga hindi pa naka-subscribe, ano, please subscribe po sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli, see you on next vlog.